Hello. Okay, for this lecture, we will solve an example for the real equation and the truncated real equation with the value of v from the generalized correlation, and also an application of the Bang-Robinson equation. Ay, yung Peng Robinson ay dito yun eh. Sa general. Yung isa, yung Peng Robinson dito sa general cubic equation of state. Parang comparison nung real equation at saka using yung correlation and saka using yung generalized correlation. Generalized cubic equation of state. Okay, sige, solve natin. So, in the first, yung una is truncated real equation with experimental values for the real coefficient. So, meron na siyang given na B at C. So, three terms yung real equation. Set up natin. Okay. Wait lang. Save. Okay. Sulat natin yung real equation. Diba? Z equal to 1 plus Z equal to PV over RT. Diba? Equal yan pag real equation. Up to 3 terms na real equation. Then ito, yung value ng B at C ay given. Substitute lang natin yung given na values. Okay, ethylene nga pala siya. Calculate Z and B for ethylene at 25 degrees Celsius and 12 bars. Okay, so mga given ay temperature 25 degrees Celsius, pressure 12 bars, tapos B at C. Okay, substitute natin yung pressure na 12 bars. Yung V, hindi natin alam. Gamitin natin ito, 83.14. Tapos, teka, lagyan natin ng unit. 12 bars times volume times 83.14. Unit ay cm cube bar per mole Kelvin. Okay, times R, diba? R times T, kaya multiply. But 298, kasi 25 degrees Celsius, which is 298 Kelvin, diba? Yan, nandito pa lang tayo. Equal yan sa 1 plus yung given value ng B, negative 140. Anong unit? Cm cube per mole. Okay, over volume plus C na cm to the 6 per mole squared over v squared.
Tama naman. May unitless. Magiging unitless to kasi ang unit ng volume ay cm cube per mole. Dito rin, cm kasi squared. So, paano natin mas kakalculate yung V ulit? Pwede kang gumamit ulit ng solver or pwede mong gamitin yung iteration na tinuro ko do sa last problem. Sige, pakita natin. Pero ano yung ano mo, starting pag nag-iterate ka, ano yung starting na ano V mo? Diba yung ano, assume mo na ideal gas. So, PV equal to RT. RT over P. 83.14 cm³ per mole Kelvin times temperature na ito yung V initial ah, sa iteration. 298.15 Kelvin over ilan? 12 bars. So, una mong, oops, initial, ano, assumption mo ng, oops, tama ba? Teka. Mag ko lang. Tama. Yan. Yan ang initial mo lalagay sa iteration. Sige, gawin natin. Clear. I-input ko muna yung initial value ng ano ko, volume 2065. Oops. Ayaw na i-on. I-off ko. Home. Nagka-error. Nagka-error ako sa calculo ko na to. Ayaw niya nang mag. Yun. Okay. 2O. Ayaw talaga. 2O. Yan. 2065. 0.683. Ano gagawin? Pag yung initialize, i-enter mo lang. Then, isusulat mo. So, enter. Isusulat mo ngayon yung equation sa right side. Kailangan mo i-isolate yung V sa isang side ng equation. Okay, kailangan mo i-isolate. Pero, ang gagawin ko lang ay nawala. Tatype ko lang muna yung 1 plus negative 1 minus 140 divided by ans. Second ans. Ba't kaya ganun yung ano? Editing ko yung 2065. Yan. Okay. Edit. So, 1 minus 140 divided by ans, second ans. Okay. Plus 7,200 divided by second ans, ano siya, squared siya. Squared quantity. Mamultiply ko ngayon to nung nasa, ano, kasi dapat i-isolate ko lang yung V na to sa isang side eh. Ito. Oops. Naka-isolate siya. So, tinipe ko na to sa calculator. Mamultiply ko lang siya nito. Then, di-divide ko ng 12. Okay?
Multiply ko by 83.14 divided by 12. Yan. So, pwede ko na ngayon pindutin yung enter. Ang next na sa iteration, ito yung result. 1929.17. Pindutin ko lang ulit yung ano. Teka, nagre-record ba tayo? Hello? Yan. Tama. Pindutin ko lang ulit yung enter hanggang sa, ano yan? Diba dapat maging constant na siya? Oh, ganun. Naku. Kasi nag-tab-tab ako eh, kaya nagkaganon. Anyway, you get the idea. Basta pindutin na pindutin yung enter. Ang magko-convert siya sa value na ang value na magko-convert siya sa iteration ay b equal to (1919.022 cm³) per mole. Okay. Yan ang answer. Tapos, pag sinolve mo yung V, which is PV over RT, substitute mo lang. Tama, unit less than Z. Ang makukuha mong Z ay 0.929. Okay, so yan yung letter A. Nakuha, letter A. Letter B. Gagamit naman ng correlation. Okay, gagamit tayo ng correlation. So, sa correlation, di ba, kailangan natin ng value ng B0 at saka B1. Meron tayong equation dyan na nasa lecture. Ito yun. Diba? So, substitute lang. Nasolve ba natin yung TR? Hindi pa. Okay, yung TR. So, dito, isulat ko yung value ng TR. Kulang tayo ng info kasi ethylene. Oh, sige, for ethylene, ito yung mga values ng critical temperature, pressure, eccentric factor, lahat yan makukuha sa properties, table properties. So, to calculate for TR, diba, T over TC. PR, di ko napapakita. Basta, ganun din, 0.2381. So, dito, sa pag-calculate ng B0, substitute mo lang yung TR, ang makukuha mong B0 ay negative 0.3,
7. So, sa pagkuha ng B1, substitute mo lang yung TR ulit sa ilalim. Oops. Yan ang maupuha mo. Okay. Next sa virial equation, using correlations for B naught. Ano yung equation natin? Di ba ganito? Okay, di ba yan yung equation natin? Substitute lang natin yung mga nasolve na B naught and B1, PR and TR dun sa equation. B naught is, di ba ganyan? Eccentric factor times B1 na plus TR na 2, ay, PR pala, PR na 2381, TR na 1.05615. So, masasolve natin ay 0.9316. So, ito yung Z, compare natin doon sa kanina, sa letter A, 0.929. Ito, 0.9316. Ngayon, ang V niya, pag sinog natin yung V, diba, it's DRT over P. Substitute lahat ng values, yung nakuha ang Z. Okay. Hindi ko nalagyan ng units. Basta consistent yan. Over 12 bars. Ang makuha mong V ay 1924 cm cubed per mole. Okay. Compare to sa kanina, 1919. Ito 1924. Okay, letter C. Peng Robinson. Mahaba to. Peng Robinson. Balikan natin yung correlation ni Peng Robinson. Sa generalized cubic equation of state, ito, di ba yung una, gagamitin natin to, itong equation na to. Substitute lang yung value ng, lakayan ko ha. Ayan, laki. Ito, diba? Substitute lang yung value ng eccentric factor at saka reduced temperature, okay? Dun sa function na yan. Ang makuha, kayo na mag-substitute, ang makukuha mo dyan dun sa alpha, PR, pag sinubstitute mo lahat, alpha PR ay 0.97. Tapos, next mong isusolve, after mo masolve yung
alpha PR is yung sigma epsilon. So, sa sigma, gamitin mo lang to sa Peng-Robinson, di ba? Ayan. Ang makukuha mo ay sigma 1 plus square root of 2. Ayan. Tapos, ang epsilon mo ay yun na pala yun, 1 minus square root of 2. Tapos, kopyahin lang yung omega, psi, at saka z sub c. So, saan mo na ngayon gagamitin yan? Ano ng equation ni Peng-Robinson? Sa Peng-Robinson, pag ginamit natin siya, okay, ito yung equation na gagamitin natin for vapor. Since ang problem natin, ano yung problem natin? Vapor. Ayan, ethylene, which is a vapor. So, gamitin natin yung Peng-Robinson for vapor. Yan, itong equation na to. Okay? So, substitute lang natin yung nakuha natin na, ay hindi pa, wala pa tayong beta, tsaka Q. So, yung sigma, tsaka yung epsilon, meron na. Yung kanina, wala pa tayong beta. So, paano yung beta? Yung beta ay, ito, yan ang beta. Okay, sa substitute lang. So, ang makukuha mong beta kay Peng-Robinson ay, pag ginamit mo equation, 0.017537. Yung Q naman, gagamitin mo itong equation na to, sa substitute mo lang yung mga values, puro substitution lang talaga. Q is 5.41. Okay? So, lahat pa meron na tayo, lahat ng kailangan para magamit itong equation na to. Ito. Yes, meron na tayo. May beta tayo, may Q, may epsilon, may sigma. Again, sa substitute mo lahat, tapos iterate ulit. Iterate. Tapos, diba, nagsisimula tayo ng iteration. Pag z, sa ang initial z ay 1. Okay, so using iteration, ang makukuha mong z ay 0.92. And then, using vRT over P, ang makukuha mong v ay 1897.35. Iba rin siya. So, this is Peng-Robinson. Okay? So, yun. Hindi ko na pinakita yung substitution kasi nagpakita na ako ng ganong example sa ibang equation of state sa regliquong. So, ganun lang din. Substitute lang dun, yung parameters dun sa equation. Yun.